warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Nitong nakarang buwan ng Abril, isang insidente ng road rage nangyari sa Cainta, Rizal. Ang biktima, isang 21 anyos, pinagtulungan siyang bugbugin ng apat na lalaki. Ang dahilan, gitgitan sa kahabaan ng Imelda Avenue sa may Cainta. Paano po ako pang Marcos Highway? Then sila nga po mag-U-turn. Pinauna ko nga po yung mga nag-U-turn. Nakatigil po talaga ako, malayo po ako nun. Then nung sila na nga po kasi talaga, aside from walang signal light, nagpass na lahat ng mga kotse sa harap nila. Pero ang tagal pa rin nilang umandar. So ako, umandar na ako kasi wala na sila signal light, parang hindi naman mag-U-turn. So nauna na po ako. Then nung umandar na po ako, bali konting-konting space na lang po. Tapos kahit anong gawin nila, hindi na sila kakasya kahit anong pilit po nila. Pero tinutukan pa rin ako. Yan ang naisip ko na po, iwan na lang sila. Kahit traffic po nun, talagang singit po sila, singit para lang mahabol ako. Para tabihan ako. Talagang pinipilit na nilang harangan po yung kotse. Para hindi na ako makaandar. Kasi hanggang sa nung naharangan na po nila yung kotse, bigla talagang lumabas kagad sila. Yun na lang po, bigla na lang sinapak. Then pagsapak nga po sa akin, tuloy-tuloy na po yun. Marami ang nakakita ng pambubugbog, subalit wala ni isang umawat. May mga nakikita po ako na nanonood pero wala talaga lumapit. Aminado ang biktima, ang dahilan ng panggugulpe. Na bad finger ko nga po, tas parang ako nga po yung nag-provoke. Kasi nga, naasan nga din po ako. Tumagal daw ng 10 minuto ang panggugulpe. Di pa na kontento, binasag pang windshield ng kotse ng biktima bago umalis. And then I was surprised to see yung itsura ng anak ko, talagang bugbog sarado siya. I don't know kung nare-recognize niya ako that time, no? Kasi talagang mukhang hilong-hilo siya, tapos disoriented. Tapos yung mata niya is naka-close, hindi niya maililat kasi niya maga. The next day, trinayin namin magtanong dun sa mga tao. May mga maliliit na tindahan, stalls, tapos repair shops. I don't know kung natatakot lang silang magsalita or wala lang silang pakialam, hindi ko alam. Basta sabi nila is wala silang nakita. Parang wala silang pakialam. Isang gwardiya ng establishmento na malapit mismo sa pinangyarihan, nakuha ang plaka ng sasakyan ng mga suspect. Bali dito sa may tapat ng tapat ng butas na ito, dyan sila sa gitna na yan, nag-aabot. Paglabas ko, tataka ako kasi nakanguso yan yung black car dyan eh. Ba't di umabanti doon? E di ngayon, lumabas ako, tiningnan ko, yun nga, nagsusuntukan na sila dyan. Ayon sa gwardiya, dumating ang mga traffic enforcers, subalit hinayaan lang umalis agad ang mga road rager. Wala ring responding police na isang dura lang ang layo sa pinangyarihan ng krimen. Eh hanggang sa umalis na tuloy yung umalis na yung naka-itim, yung black na sasakyan, yung dalawang kaaway nung nag-isa, hindi naman pinigilan ng mga traffic enforcer. May isang nurse na awa kay Anton, nagbigay ng paunang lunas bago siya dinala sa ospital. Binisita ng BITAG New Generation Investigative Team ang tanggapan ng Mayor ng Cainta. Ito'y upang alamin kung may CCTV sila sa pinangyarihan ng road rage. Subalit, wala pang nailalagay na CCTV ang lokal na pamahalaan sa nasabing lugar.
Di tulad sa nangyaring road rage sa Camias Cabao sa Quezon City, nakuha sa CCTV ang homicidal rage ng 22 anyos na suspect. Isang simpleng traffic violation na pinasok yung kaling one way, kung saan habang sinisita, nagkaroon ng sagutan. At dun sa CCTV makikita mo, bumaba yung driver, sinipa yung isang traffic enforcer, nakatakbo yung isa, tapos tinutukan ng baril. Ganyan din yung passenger niya, no? Bumaba din at may hawak din baril. Ang homicidal rage, ibig sabihin, dahil sa tindi ng galit, nabulag na sila ng damdamin nila, na-exage yung pag-express nila. Dahil na-offend sila, nagbalak na silang gustong pumatay. So it can happen either unintentionally or intentionally. Ayon sa Quezon City Police District Director General Joel Pagdilaw, malaki ang tulong ng CCTV sa paglutas ng krimen. Kaya lang, mula nung na-identify natin yung pagmamayari nitong Montero, mula nun meron ng pressure dun sa mga suspects natin. Sa atin, wala tayong subpoena powers sa PNP. Pero we can invite yung mga nako-complain para to give their side. Pero dito sa kaso na to, very positive yung statement ng ating mga complainant witnesses. Kaya hindi na kailangan ipatawag. So ipa-file na natin yung kaso agad. Sa kaso ni Anton, walang CCTV footage. Tanging ang plaka lang ng sasakyan ang pinahahawakan niyang ebidensya at makakapagturo sa suspect.